Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. The views and opinions expressed by the hosts do not necessarily state or reflect those of the station and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests, interviewees, and resource persons do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Magandang umaga po sa ating lahat at oras na po ng ating programang Hataw Cabanatuan. Ngayon po ay araw na ng Martes. Ang petsa po natin ay Feb 27 na po ngayon, 2024. Ako po si Elena Garlitos Quijano. Magandang araw po. Yes, magandang umaga rin po sa inyo lahat. At siyempre tayo nagpapasalamat sa pamunuan ng Quezon District sa pangunan ni Kapitan Valaria. Napakadali niyang kausap, Elena, pag sinabihan ko, go! Okay, maraming salamat na lang, Kapitan. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, sa mga kasama ko dito sa studio, kay Ma'am Elena, kay Kuya Pepe at kay Director Diaz. At siyempre po sa ating mga piling panauhin sa umagang ito, ang pamunaan po ng Barangay Quezon District sa pamuna po ng kanilang batang-batang punong barangay, si Kapitan Christian Giel Valaria. At siyempre po sa mga minamahal naming taga-subaybay ng palatuntunan itong Hataw Cabanatuan, muli po kami nag-aanya sa isang oras na pagbibigay ng isang impormasyon tungkol po sa mga programa at mga proyekto nitong ating barangay Quezon District. So para po kayo ay makasama sa aming talakayan, kung meron kayong gustong itanong, narito po ang ating Hato text line 0975-806-0887. Muli, isang masayang umaga po sa ating lahat. Very fortunate ngayong araw na ito dahil kasama na natin uli yung Barangay Quezon District. Dati na natin itong naimbitihan at very ko naman, fruitful naman yung ating usapan noon. Lalo siguro ngayon dahil kana sila eh, marami ng eksperyensa. At saka si Kapitan, wala namang kalaban. Kaya tanungin natin, bakit nawalan siya ng kalaban? Yun ang $64 question. Bakit wala siyang kalaban? Alamin natin ang sikreto niya sa araw na ito. Para ganun din ang mangyari. Pag walang naglabang kasi, walang nag-aaway, palaging magkakasundo sila. Yun ang dapat. Dapat nga, huwag nang maglabanan. Ano ka, paano? Kasarap. Walang gastos. Alam mo naman ang eleksyon ngayon, sobra ang gastos. Kaya naghihirap na ang bansang Pilipinas sa sobrang politika sa dugo ng mga Pilipino. So, maraming salamat po. Magandang umaga muli. Okay, kasama rin po natin sa technical side sa pangunguna po ni A.C. Dulye, ni Kuya Derek Atabas, at syempre po ni Kuya Jojo Vega, at ganoon din po ni Michael Sindak. So, simulan na po natin, at katulad po ng nabanggit po ng ating mga kasama, ito pong pamunuan ng Barangay Quezon District ang ating pong kasama. So, magandang umaga po, Kapitan Christian Valaria. Magandang umaga po. Una-una po sa lahat, magandang umaga po. Binabati ko po ang ating Mayor Maika Vergara, POJ Vergara, si Congresswoman Ria Vergara, at saka po si Sir Mico. Good morning po. And good morning po, Ate Elena, Kuya Pepe, Director Quito, tsaka po Director Diaz. Good morning po. At tsaka po sa mga manonood po natin, magandang umaga po. Mga taga Quezon District, good morning. Mm-hmm. At sige po, yung kasunod po natin, ma'am, yung gawi ko po dito sa gawing kanan ko.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Unang-una po, binabati ko po ng magandang umaga ang Family Vergara po at saka marami pong salamat sa pagkakataon na binigyan niyo po kami dito na ma-interview po ang Barangay Quezon District. Marami pong salamat. Ano po yung pangalan nila, ma'am? Ano po Mary pangalan? Jane Jacinto po, treasurer po ng barangay. Ayan, treasurer. Maraming salamat po, treasurer Mary Jane. Sunod po natin yung katabi po ni Kap. Magandang umaga po sa ating lahat. Binabati po namin ang pamunuan po sa pamunguna po ni Mayora Maika Elizabeth Vergara, si POJ Vergara, yung ating pong kagalang-galang na Congresswoman, Ria Vergara at si Sir Mico. Binabati ko rin po ang lahat ng mga manunood at lalong-lalo na po ang aming mga kabarangay Quezon District. Maraming salamat po. Pangalan po? Ako po ay si Secretary Gloria Repre po. Wala pong mahigit 10 taon na pong nanunungkulan. Ayaw pong paalisin kahit po senior citizen na. Joke lang po. Ganun sana. Sige po, sir. Sa ngalan po ni Consial Billy Davis dato na aming Consial, ako po yung happy ng barangay, si Michael Jacinto po. Bumabati po ako ng magandang umaga kila Mayora Maika Vergara, kay POJ po Vergara, kay Congresswoman Ria Vergara, at kay Sir Migo po. At sa atin po dito pong nasa studio po, magandang umaga po. Okay, so maraming salamat po. Ito po yung first batch po natin na makakapanayam buhat po dito sa Barangay Quezon District. So Kapa, katulad po ng nabanggit po, natanong po ni Director Ruben, ano daw po ang inyong sekreto? Bakit daw po wala kayong nakalaban noong nakarang eleksyon? Actually po, wala naman pong sekreto, Delena, Direk. Tayo naman po, ginampanan lang po natin yung ating tungkulin bilang punong barangay. Kaya po siguro nagawa naman po yung mga projects po natin na plinano. Kumbaga naisagawa po natin, naisakatuparan. Kaya po siguro, ayun po, nakita ng mga tao na karapat dapat po siguro ulit na mamuno. Yun lang po. Mm-hmm. Oh, may mga katanungan tayo. Kuya Pepe. Unang tanong natin kay Kapitan. Sa kanyang pamumuno, bilang punong barangay, nakita ko itong kortsada rito sa Quezon District, Quezon, na kung saan itong mga iskinita dito ay napaayos na. Alamin natin kung saan galing itong pondo na ito. Kap, saan po galing yung pondo na ito? Itong magandang kortsada ang pinagawa po ninyo dito? Actually po, yan po yung galing sa RCSP. Yung inayos po namin galing DBM. And then, ibinaba po siya sa city. Kuya Pepe, and yun nga po, dun po... May video po ba tayo nito? Meron po, Kuya Pepe. Sige, patuloy lang po. Siguro pwede nating samahan ng narration niyan para malaman natin kung ano yung ginagawa ng mga taga-Selcor na yun dyan. Ayan, ayan. Sundan niyo po, Kapitan, yung pinakita po. Ayan. Bali, yan po yung sa highway. Yan po sa Piandante Street po. Yung sa mapailaw po natin, non-solar LED. Opo, Mabini Street po. Ayan naman po yung sa may, bago po ayusin yung sa may Vergara 1. Kasi po, yung bagsakan po ng tubig talaga pong, umaapaw na po dun sa loob ng mga bahay sa Vergara.
So kaya po pinaayos po namin yan. Pinaahon po yung tosang. Tsaka inayos po, nilakihan po namin. Ayan po. Malalim na, no? Opo, malalim na po siya. Gano'n po kahaba yung drainage na yaan, Kap? Sa 100 meters. Tapos meron siyang paliko na 10 siguro, 20. Mm-hmm. Saan po patapon yung tubig? Papunta po General Tino Street. Ayun, sa main, sa malaking, main canal po. Sa main canal. Opo. Okay, so. Kasi ito po yung nakikita po ninyong problema po doon sa gawin na yan. Opo, opo. Okay. Saan po yan sa Vergara 2? Mm-hmm. Ayan po. Yung pong sinasabi nyo pong Vergara, mga street po yan? Apa. Okay. Vergara Street po. Okay. Yung mga eskinita po ito, no? Apo, bali, pinantay na rin po namin sa kalsada. Mm-mm. Para po lumapad din yung kalsada. Bali, ito, Kap, continuation lang po ito noong nakaraan or neto nyo lang sinimulan nung kayo po'y maupo after po ng ano election? Ano po yan? Before election po. Before election pa. Tapos ngayon, yan na po yun ngayon. Tapos ilang, na po siya ngayon. Kumbaga. Tapos na po siya. Wala lang po ngayon yung video na ngayon. Apo, apo. Okay, tapos na po pala ito. Tapos na po siya. Pwede ba, Kapitan, na sa isang maikling pananalita ay masabi natin yung boundary ng Barangay Quezon District? Kasi matagal din ako dito pero hindi ko ma-pinpoint kung saan-saan yung boundary ng Quezon District eh. Pwede tayong bumanggit ng establishmento na doon humahanga yung Quezon District. Apo. So, sa may land bank po. Land bank? Land bank po, sa may Gabaldon, okay. General Tino Street. Yung gilid po noon papuntang CIDG. Okay. And then kalahati po papasok ng NES Old Capitol. NES. Okay, okay. Sakop po 'yon. Tapos yung General Tino hanggang diretso po ng highway bago po tumawid na Sangitan. Mhm. Opo. And then sa may Crimson Street hanggang ano po siya actually, lagpas po nung... bago yung Haring Solomon po. Uh-huh. Hanggang dun po. Tapos, lahat po nung right side sa highway. Hanggang NSK bearing. Okay. Yung bang Old Capitol, hindi sakop ng Quezon District yan? Hindi po. Oh. Kalahati lang po. Kalahati. Sangitan West po yung isa. Pero yung NES, kalahati rin. Kalahati rin. Kalahati paano rin. Po, paano po ninyong nalaman na sa inyo po yun at hindi? Lalo na po kung building na po yung natamaan building. Ano siya? Meron pong map na binigay po na. Sa kada barangay. Meron pong mga mark po, yung boundaries. Apo. Okay. Paano po kung halimbawa doon sa school, sa NES, kasi kung minsan hindi maiuwasan, meron pong kaguluhan mangyayari. Nanggaling po sa inyo yung kaguluhan, nalipat ngayon dahil sa sobrang likot ng mga naggugulo, napunta po sa kabila. Ayos ano pa rin po, naman po, kung saan naman po nagsimula yung gulo, doon po ang nagiging kwan. Doon po dinadala. Pero yung kung aabutan po naman sa amin, kami naman din po ang umaattend ng mga problemang ganun. Walter Mart po, hati rin kayo. Yung gate lang po sa ano? Hati sa likod. Kayo. Puro hati ha. Gate lang daw sa puro likod. Hati. Apo. Hindi po ate. Actually, yung sa may ano lang. Yung sa may lakaran lang po dun sa likod. Pathway dun. Yun lang. Yung pinaka-building po ng Walter, hindi na po kasama. Ayan, doon yung malaking kaparte dun sa ano. Ayan, ito pala. Yung nakapaloob po sa red, yun po ang sakop ng Quezon District. Ayan. So, ibig sabihin, meron din po kayong nahalo Freedom Park. Ayan po ah. Old Capitol. Hindi po. Ano yan? Sangitan West po siya. Paano nang nangyari yan? Mali pala yung ikinan mo.
Kaibigan. Hindi yun pala yan. Ay, hindi ba yun? Ay, hindi daw po pala yun eh. Hindi daw pala sakop yun kasi may nakalagay dun part ng Freedom Park. Halos yun po, kaya lang nasakop po yung Sangitan West na ibang portion. Doon sa... Paano hindi, yung pong pagbubuwis ng mga establishment na nandun, hindi po kayo nagkakaproblema nung kalapit po ninyong barangay? Hindi naman po. Alam naman po yung... Alam nila kung saan sila dapat kumuha ng permit sa barangay. Ah, okay. Kahirap yung mga ganun kasi. Kasi kamukha nung Walter Mart. Tsak na malaki yung ibinabayad sa real property tax nun eh. Mm-mm. Kung saan may kapartisana sila kung nasakop nila. Mm-mm. Eh baka mamaya, ang mangyari doon, kumugate lang yung... Gate lang yung sakop nila. Eh, maliit lang eh kayong kaparte nyo. Eh, gate lang yun ako. Tsaka ala naman, hindi naman kumikita yun, sabi. Oo. Kaya, wala. Eh, kaya, nakakalungkot din na hindi kayo nakasama sa malaking partihan. So, balikan po natin yung mga... Ah, yung sige. BJG, wala talang kahati, ano? Hindi, sa kanilang yun. Pasok na. Wala naman po. Si Kuya Pepe naman. Balikan po natin yung project, Aka. Paano po yung sa drainage sa kayoong sa lights po ninyo, no? Pwede po malaman kung magkano po yung inilaan pong budget dito sa dalawang ito? Sa lights po, sa 2 million. 2 million. So, ibig sabihin, lahat na po ng mga street, lahat na po ng mga eskinita, meron na po, kompleto na po ang barangay Quezon District, lahat po ng eskinita. Maski po yung hindi, ako na po ang nagdagdag. Naks, ganun sana. Kamusta po yung mga CCTV? Kasi ang problema po ng ilang mga barangay, nasira po noong nagdaang mga bagyo. Doon naman po sa inyo, sa Quezon District. Problema rin po yung CCTV namin. Buo po siya, kaya lang po, hindi po ba dinimolish po kasi yung aming barangay. So sa ngayon po, wala po. Pero yun po yung pending pa nga po na gagawin po na next project din po. Sa tulong naman po ng ating mahal na Congresswoman Ria Vergara, mapapatayuan po natin ng two-story barangay hall po ang Barangay Quezon District. Oh, yun nga sana ang itatanong ko kasi nakita ko bagbag na yung dating library doon eh. Apo. Eh, tatanong ko nga sana, saan po ako kayo nag-o-opisina ngayon? Apo. Saan po kayo nag-o-opisina? Bali, nagre-rent lang po kami sa may Mabini po. Sa Mabini? Sakop ng Mabini? Mabini Street po. Street? Quezon District pa rin po. Okay. Pero nakakita na po kayo ng lugar kung saan po itatayo yung bago po ninyong barangay hall? Bali, doon din po Ate Elena sa dinimolish na building. Sa dati po, yung old library hub po. Okay. So, ibig sabihin, nabili na po ng barangay o idinonate po sa barangay? Actually po, city pa rin po siya pero inano na po ni Mayora na paggawa ng barangay. Mm-mm. So, parang hindi na rin po safe yung building. So, kung idedemolish ka ako, Mayora, baka pwede naman ka kung kahit part lang, mabigyan kami. Mm-mm. Mas gumanda pa po yung nangyayari. Kaya sabi niya, barangay hall na ilagay natin dyan kasi wala naman na yung library. Kaya maraming salamat po, Mayora. Okay. So, ibig sabihin, no? Pero sinisimula na po ba, no? Kamusta na po yung plano na barangay hall? Meron na po bang disenyo, ganyan? Nasa ang stage na po? Bali po, yung demolition, tapos na po. Nagpunta na rin po yung nagsukat doon. Kinuha po yung mga dimensions. Mm-mm. At gumagawa na po ng plano. Kanina po, kausap ko yung sa engineering po ni Ma'am Ria. Sabi naman po, malapit na daw pong masimulan. Okay. So may katanungan kayo? Babalikan na lang natin si Kap? Sige. Nagiging problema kasi pag hindi inilipat ang pagmamayari nung lupa, yung area yun sa barangay. Kasi marami nang nangyari na later on, alam mo na, sa darating na panahon, ay kailangan siguro magkaroon na rin ng usapan na i-donate na. Kasi pag-aari pa yan ng city government . Yun ang kwando ang pinakamaganda para wala nang magiging problema sa mga susunod na panahon. Siguro na may pinag-uusapan na rin yan. Kasi
parang iskwang kayo dun eh, nag-i-squat lang. Squatter kayo. Mahinam na kasi yung may sarili kang titulo doon. Kasi hindi mo masasabi yung panahon eh. Hindi naman sa lahat ng panahon eh, kayo yung laging nakaupo doon eh. Darating ang panahon po pwedeng mapalitan ka tayo. At darating din ang panahon na pwedeng yung pagmamayari noon eh, magkaroon ng problema. So tama yung sinabi ng Director Diaz na mas maigi hanggang maaga na magkasundo yung barangay Quezon District at saka yung city government, eh total pinahintulutan kayo na magtayuan, eh baka pwedeng maawitan na na yun eh, i-donate sa inyo. Oh, tama yun. Oh. Ilagay sa legal ba? Pag hindi kasi legal, nagiging illegal. Yan ang problema. Okay. Kaya yun ang siguro dapat makasama sa usapan sa ng city government at ng barangay government ng Quezon District. Mm-hmm. So, sunod po natin si Secretary. Magandang umaga po, Secretary. May katanungan po kayo kay Secretary. Magandang umaga po. Ay, matagal ko ng kanya. Kumusta ka ba? Secretary pa rin po. Noong buhay pa si Kapitana Dato, malimit kami pumupunta roon. Eh, nandun lagi si Sek Gulo eh. Si Ate Glo yan eh. Ang tawag namin si Ate Glo. Eh, napakabait nila. Basta yung taga, kahit si Kapitana Toyang nung panahon una, ako'y damo rin doon, yung buhay pa si sino nga yung asawa? Narding po. Ah, si Kuya Narding, oo. Mabait yung mga taga Quezon District. Kaya hindi ka ba magdadalawang isip na hindi mapamahal sa'yo ang mga tao roon. Kaya matagal din ako nandiyan sa lugar na yan. At saka si nakita ko nga ang daming hasinto sa pamunuan ng Quezon District. Ay gawa siguro ni Consihal Alvin, kaya pala nakita ko diyan. Yung SK, hasinto. Yung treasurer, hasinto. Yung chip ng tanod, hasinto. Sabi ko, ayos ah. Pero wala namang nilabag na batas. wala. Sinasabi ko lang, talaga yung mga hasinto siguro eh. Kaya naandyan eh. Nakikita na sila yung maglilingkod ng tapat. Sila napili. Eh, ang isa kong nakikita kong dahilan dyan, kung bakit si Secretary, ang nananatiling Secretary hanggang ngayon at napagsilbihan na niya, yung mga ibang kapitan, mahusay siyang magtatago ng sikreto ng kapitan. Secretary, ilang kapitan na po yung kuan, nakasama ninyo? Pangalawa po si kapitan. Ah, pangalawa. Pero ilang, lahat ng term noong una ni... Kapitana dati. Okay. Oo. Si Kapitan na Toyang, hindi ikaw ano? Hindi po. Oo. Parang si Ed Villaruman yata ang yes, naging secretary nun eh. Oo, oh, tama. Kasi kapanahon nung kuno niya. Si Kapitan Toyang at ang naging secretary nun ay si Ed Villaruman. Ano po yung masasabi po ninyo? Sabi, magaling daw po kayo magtago ng lihim. Ano po ba yun? Yun po ang sinasabi, yun daw po ang pangunahing trabaho. Kasabihan na lang po yun. Pero ang totoo po, hindi po lihim yun. Kung ano lang po yung tungkulin, yun lang po ang ginagawa. Ano pong kadalasan na tungkulin po ng isang sekretary? Marami po kasi yun eh. Pero ang usual po yun sa issuance ng mga clearance, tapos may mga monthly report. Ako din po ang nakikipag-transact sa ibang mga opisina with regards po dun sa mga trabaho ko po, related po. Hindi naman po yun related sa ibang mga committee. Opo. Dahil hindi ko naman napusakop yun. Sek, po. Yes po. Kasama po dun sa trabaho niyo yung gumawa ng ordinansa at saka resolusyon? Eh,
dapat po talaga doon ang gumagawa ng resolution po. Ang mga kagawad. Mm-hmm. Ako po taga-record lang. Then kung may maisususog lang po ako, doon lang po ako gagawa. Ay, sino yung sabihin na yung final na gumagawa? Ako po ang gumagawa. Siyempre po, napag-uusapan po. So yung idea siguro sa kanila nang gagaling? Yes po. Kayo lang yung nagtatype kung sakali. Okay. Okay, happy naman tayo. Aba? Happy, magandang umaga tayo. Magandang umaga po, Kuya Pepe. Ano po ba ang ginagawa natin bilang happy ng barangay? Dahil sa bagay, tahimik naman itong barangay na ito. Ano po mga duty po natin ginagawa? Kami po ay tatlong beses pong umiikot sa gabi at tatlong team po ang tanod. Ang duty po namin ay 8 to 6 po ng umaga. Napapanatili naman po na tahimik po. Kung may problema naman po, eh, mabilis po kami nakaka-responde. Sa likod ng PJJ, kumisa mayroong mga... Ewan natin kung totoo ito na minsan daw may mga nawawalang trasil dito. Paano po natin nababantayan itong mga... Kasi nagiging napakarami yung nakaparada ngayon sa likod eh. Hindi katulad sa ngayon. Kabila, may ikot, may mga natutulog ngayon eh. Paano po natin napanitili itong kandito? Kaisang katahimikan po. Eh, yun naman po sa may likod. Kaya po ang ginawa po namin na pag-iikot, meron po kaming mga tanod na mga naka-jacket para hindi po kami nila namo-monitor ng mga tanod. Talaga pong misan inasikaso na rin po ng mga kapulisan yan. Hindi na po kami pinaikot doon. Eh, ganun pa rin at kahit papano, nakakalusot pa po talagang mga kumukuha po ng mga motor. Pero madalas po namin iikotan yan nung gabi po na yun. Pwede ilan malaman po? Pwede pong malaman? Ilan na pong kaso? Yun sinasabi po ninyong nawawalan ng motor doon? Marami na rin pong mga kasong bisan po sa isang linggo, mga dalawa, ganun po. Ano po ba yan? Parking space po ba yan? Opo, yung mga bantay pasyente po kasi, mm-mm, sa dami po ng mga nakapark po sa likod, minsan di po nila nailalak. Eh, may mga nakatingin po siguro. Ito po ba yung sinasabi, yung pinag-uusapan natin, yung pong gawin ng, ano tawag dito, yung space po doon na parang doon po nagpa-park yung mga pumupunta sa hospital? Opo, sa may gilid po ng PJJ, sa may morgue po. Opo, opo. Opo, doon po ang talamakang, talagang pag naiwan mo ng matagal at hindi siya nakalak, nawawala po. Okay. Meron na po kayong idea, sir, kung taga saan yung kumukuha? Dayo? Ganun po ba? Marami po. Marami na pong mga, may mga nahuli na po. Mm-mm. Mga taga Misan Valley Cruz po. Ganun. Tapos may taga Santa Arcadia po. Mm-mm. Mga dayo po lahat. Ilan po ba yung ating barangay tanod doon sa lahat-lahat? Bali po, 17 po kami. 17? 17. Okay na po, so parang 3 sa 20. Kasi yung mga urban area na ganun, eh, normally kasi 20 yun eh. Tapos kung meron kayong barangay tanod na babae, mas maganda. O yung tagahabol ng taga ng mga kalalakihan na asawa. Pero ang ganyan naman dito, direct dito sa harapan ng PGM, naayos nila ng maganda ito eh. Wala na siyang nagkalat o naghambalang ng mga pila o mga bumibili ng mga gamot. Maganda naging ayos nito, di ba, Hepe? Opo. Kapag po mayroong mga naka-double parking, binabawal po natin yan sa may di po maiwasan, lalo na kapag maraming mga pasyente sa PJG. Binabawal po natin yung mga naka-double parking po doon. Kahit po ambulansya. Ganun. Ito kasing Quezon District, ano yun eh? Busy barangay yan eh, busy street yan. 24 hours yan eh. Kasi dahil doon sa PJG eh. Dahil yung mga pasyente doon saka nagdadala, it comes and go. Araw, 24 hours yan sa matuloy sabi na dapat talaga merong tayong roving na barangay tanod. Tama yung strategy nyo na
three shifting kung sakasakali. Oh, maganda yan. Apo. Epe yung NUST, di ba? Yung labatan po ng mga estudyante natin. Ito ba yung napapangalagaan din po natin para sa kanilang mga sa uwian? Apo. Yung pong labasan po kasi ng PJG sa may Old Capitol po yon sa may gilid. Yung papasok po sa may harap po ng General Tino. Kaya kapag po lumabas yung mga bata dun sa likod, may mga toda naman po tayong nasasakyan po nila na maayos. Siguro malipat naman tayo kay Treasurer na kasi maraming salamat sa iyo, Hepe. Ano? Thank you po. No, si Treasurer naman siguro matanong natin kung yes, yung bang national tax allocation ninyo, NTA tawag ngayon doon eh, dating IRA yun eh. Gaano ba ang inabot ngayon? Pera yung real property tax? Bali po, nasa 3.266 po siya. Pag isinama po yung sa escapean po, ang kabuuan po niya, 3.7 higit po. 3.7 million. Opo, medyo tumaas naman po ngayon. Tumaas ng konti. Nakaraan po kasi 3.5. Ay, yung sa real property tax niyo, gaano yung share niyo? 500 po. 500,000. So almost 4 million, ano? Opo. Kung isasama mo yung real property tax. Ay, hindi po. Kasama na po yung kasama na po. 3.7. Kaya 3.7 po siya. Kasama na? Opo, yung sa 500. Ay, medyo maliit ng konti. Kung bali 266 lang po yung nadagdag ngayon. Eh, meron ba kayong talaan no, kung ilan yung population ng Quezon District? Meron ba kayo nun? Meron po. Nasa si Secretary 3, siguro. Bali, 3,055 po. Eh, doon po sa 3,000 na yun, ilan yung butante? Kulang 1,800 na sa 1,800 po. Ayun. Marami na rin. Kasama po doon yung SK. Oo, SK. Yung SK na 1,455. At yung SK na bali, yung latest po, direct, yung latest po na registered voters nasa 1,500 something. Oh, okay. Eh, siguro baka doon sa ating treasurer, kung medyo maliit ng konti, kung wala pang insurance yung ating mga barangay tanod, in which na kailangan ding mabigyan ng protection eh. At ano man ang mangyari, wala man lang sila insurance policy eh. Kasi napag-usapan kanina na wala silang insurance eh. Eh, magkano ba yung binibigay natin sa kanila na pangkape man lang o allowance? Honorario. May honoraria po kasi nila, hindi po kasi pare-parehas. Meron pong, yung sa HEPI po, nasa 3-2. Yung naman pong ibang tanod, nasa 1-8. Yung saka 1-6 po. Okay. Eh, yun nga, sabihin, maliban na lang doon, ay yung sa insurance nila, yun ang wala. Wala po. Okay. Kasi nga medyo maliit ng konti yung kanilang IRA, kung tutuusin eh. Opo. At yung pinagkukunan kasi ng real property tax, kahit na 500,000 kung sabihin natin, yung bulto noong pinanggagalingan ng real property tax, napunta dun sa ibang barangay, kamukha ng Walter Mart, malaki binabayad ng real property tax yan eh. Kamukha nabanggit yun na gate lang yung napunta sa inyo, talagang kumbaga kakapiranggot ang ano. Eh bukod doon, wala ba kayo ibang pinagkukunan na revenue? Sa ngayon po, yung sa sedula na lang po, saka yung mga new business po, kasi yung mga renewal po, okay. Kinuha na po ng City Hall. Doon na po sila, nagre-renew. Ayun, parang pinaka-business clearance ninyo. Opo, yun na lang na po. Binibigyo ng pahintulot na magtayo doon, business clearance. At saka yung mga, meron pa ibang ibinibigay na mga clearances sa barangay? Eh. Meron pa po, yung mga regular clearance, yun na lang po. So yun lang yung mga other source of revenue no? Opo. Ninyo? Okay, well and good na rin yun. Baka may tanong si Director? Yung kasing mag-generate ng revenues ang barangay, nakalagay naman sa kodigo ng pamahalaan lokal, marami kayong pwedeng pagkunan. Ang problema lang, mahigit sa 50,000 ang gross sales o gross receipts nung karamihan
ng mga establishmento roon. Kaya yon sakop na ng lungsod yung business permit noon. So sa inyo, pag sila yung nagre-renew ng business permit, ay di barangay clearance lang. Ay hindi naman pwedeng maningil kayo nang naaayon sa kapital dahil kailangan reasonable lang yung barangay clearance fee na yung depende lang doon sa airport at saka yung ginamit ninyong supplies. Kaya maliit lang. Kaya wala silang masyadong pagkunan ng other sources of revenue ba. Yun ang karaniwang nangyayari. Ay kakaunti naman ang population nila, ay alam mo naman yung formula sa pagkocompute ng yung dati IRA, ngayon National Tax Allocation, ay 50% yung land area. Ay napakaliit din naman ang land area nyo. 25% yung kinikolekta ba ng BIR. Ay maliit, kaya maliit din lang yung kita. Okay. Pero gawin na naman yun, ginagawa naman yun lahat ng paraan. Mm-hmm. Kahit sa ganong kaliit na pundo, ginagawa nila ang paraan na makapagpagawa. Yung to do more ba? Sa liit ng inyong income, ay nag-iisip kayo ng paraan para makapag-deliver ba ng services and facilities sa inyong barangay. Okay, so babalik po ang Hataw Cabanatuan. Maraming salamat po Sir Michael, Ma'am Mary Jane at Ma'am Gloria. No, babalik pa rin po ang Hataw Cabanatuan. Kilalanin naman po natin yung pong mga konsihales nito pong Barangay Quezon District. Saglit lamang po. Hindi nila matatawaran yung pagmamahal ko sa Cabanatuan at hindi nila matatawaran yung nagawa natin sa Cabanatuan. Regarding boss sa flyover natin, sa mga taga Cabanatuan, huwag po kayong mag-alala at yung ating flyover is kasalukuyan na pong dinidesign yung pinaka approach nito at within this year po, madaanan po natin yung ating flyover. Mag-i-start na po silang mag-backfill po dyan. Nakiklearing na po sila ngayon dyan para po sa ating pinaka-approach ng ating Cabo Bridge. Kung titignan niyo ho, yung ilalim ng tulay, hindi ho simento yun, yung girder na yun. Bakal po yun. At napakakapal ng bakal na yun. Apa, bakal po yun na may kapal na 50 mm yung pinaka-plans niya at 40 mm naman yung pinaka-web ng ating steel girder na ginamit. Makakatuwa at naiintindihan. Pilit natin pinaiintindihan sa ordinaryong termino sa mamamayan. Ayan, kitang-kita mo, bakal po yan. Malaki yung kaibahan. Ito sa flyover, ito po ay puro bakal. Walang Vergara Highway, walang pangakong tinumpad highway. Wala yung mga ginawa na yan. De, traffic na. Kung wala po yung mga nagawang mga kalsada na yan at saka po yung mga tulay na ating mga pinagawa, eh siguradong napaka-crowded at mahirapan makapasok lahat ng mga ibang mga taga-ibang barangay dito sa ating bayan. Kaya nga po yung ating mga ginagawang mga kalsada at mga tulay, napakalaking tulong po talaga dito sa ating bayan. Meron ka ba siyudad na nakita sa buong Nueva Ecija na ganyan? Na nakagawa ng mga sariling kalye na walang tulong ang gobyerno nasyonal? Nakagawa ng sariling tulay, flyovers, school buildings, kahit nagko-COVID ay tuloy. Tuloy yung paggawa. Tuloy yung paggawa. Yung tulay siya, maging karsada siya, maging eskwelan siya. Nakikita natin na talagang may pinupuntahan yung pera ng taong bayan. Kung ikaw ay nagbabayad ka ng buwis, nakikita mo nila kung saan pumupunta yung buwis mo. Plastic, plastic, plastic.
Madami ng plastic sa mundo. Kaya dito sa Kabanatuan, meron tayong Ordinance Number 015-2012 na magbabawas dito. Ang plastic ay pwede na lamang gamitin na lagyan para sa mga wet goods tulad ng isda at karne. Kaya laging magdala ng sariling reusable bag o bayong kapag namamalengke o nagro-grocery. May 5,000 pisong multa hanggang 6 buwang pagkakakulong at 1 taong pagkakansela ng business license na naghihintay sa mga pasaway. Ang paalalang ito ay mula sa City Government ng Kabanatuan City. Ang mga puno ay laruan, silungan at tambayan. Pero higit dito, kailangan natin sila para mabuhay. Bawat taon, kinakailangan ng 8 puno para makahinga ang 1 tao. 6 para malinis ang polusyon mula sa 1 motor at hanggang 11 puno naman para sa 1 kotse. Pinipigilan din nila ang pagbaha, pagguho ng lupa at ang sobrang pag-init ng panahon. Kaya dapat tayong tumulong magtanim at mag-alaga ng mga puno. Kung wala sila, wala tayo. Sa pagtanim ng puno, tinatanim mo din ang ating kinabukasan. Ang paalalang ito ay mula sa City Government ng Kabanatuan City. Paano dapat isegregate ang basura? Nabubulok. Tulad ng tirang pagkain, dahon at sanga at pinagbalatan ng prutas at gulay. Di nabubulok. Tulad ng papel, plastic, bote, lata at maliliit na electronics. Basurang walang pakinabang gaya ng diapers, sachets, alikabok at upos ng sigarilyo. At bulky at hazardous waste. Tulad ng appliances, furniture, battery at pintura. Mag-segregate. Iwas abala para maginhawa. Ang paalalang ito ay mula sa City Government. Balik po tayo dito po sa Hataw Cabanatuan. Kapiling pa rin po natin ang pamunuan nito pong Barangay Quezon District. So simulan na po natin at simulan natin magkilala sa iyo po, Miss. Magandang umaga po sa atin lahat. Una po sa lahat, binabati ko po ang nag-iisang ina ng ating bayan, si Mayora Maika Vergara, POJ Vergara, at si Kong Ria Vergara, at binabati ko din po si Ninong Miko Vergara, at binabati ko din po si Ninong Attorney Villar, at yung mga kabataan sa QD. Magandang umaga po sa atin lahat. Maraming salamat po, SK Chairman. Isunod po natin. Sige po. Magandang umaga po sa ating lahat. Unang-una po, binabati ko po si Mayora Maika Vergara, POJ Vergara, at si Kong Ria Vergara, at si Sir Miko po. At sa ating pong nandito po sa studio at sa aming pong mga kabarangay, magandang umaga po. Thank you po. Ano po yung pangalan nila? Pangalan sa kaposisyon. Maria Janel Martin po, Committee on Appreciation po. Wow! Napakabata nito ah. Konsehal, tapos ikaw ang pinaka doon sa appropriation. Ba, bigatin. Okay. Sunod po natin. Magandang umaga po sa ating lahat. Una-una po sa ating Mayor Maika Vergara, sa ating POJ Vergara, at sa ating Congresswoman Ria Vergara, at lalong-lalo po kay Sir Miko, at sa ating po lahat, magandang umaga po sa inyo. Lalong-lalo po sa mga nanonood po sa atin sa Barangay Quezon District, magandang umaga po sa inyo. Ako po si Kagawad Alfredo Angeles, ang aking pong committee ay ang Disaster at Education. Mm-hmm. Salamat po, sir. Sunod po natin. Magandang umaga po. Binabati ko po si Mayor Maika Vergara, POJ Vergara, Congressman Ria Vergara, at saka po kay Sir Miko. At saka po sa mga nanonood sa Quezon District, magandang umaga po sa inyong lahat. At dito po sa loob ng studio, magandang umaga po sa inyong lahat. Sanis-alis po, nakakumiti po natin ay health education. Okay, sunod po natin. Magandang umaga po sa ating lahat at kay Ma'am Maika Vergara, POJ Vergara, Congressman Ria Vergara and Sir Miko Vergara. Magandang umaga po sa ating lahat. At ako po si Herman Ryan Mercado. Kagawad. Kayo po ay kagawad. Okay, so. Okay, una muna natin tatanungin si SK Chairman. SK, good morning sa'yo. Good morning po. Kumusta na yung pagiging isang SK mo mula nung maupo ka? Okay naman po. Napagsasabay ko pa naman po ang aking pag-aaral at pagiging SK chairman po.
Ano naman ang nagawa na natin? Bali, ilang buwan na ba kayong nakaupo? Nasa 100, mahigit na po ata. 100 days po. O, ano na nagawa natin sa barangay? Last December po, December 17, 2023 po, nagkaroon po kami ng ML tournament, Christmas break po para sa kabataan. Then after po nun, yun nga po, nagpaplano pa lang po kaming magpaliga ulit po sa darating piyesta po ng aming barangay this coming June po. Then yung iba naman po, magkakaroon po kami ng first project yung sa CCTV po, kasi kulang po, kasi alam naman po natin yung sa street po namin. Meron naman po kami CCTV pero kulang pa din po. Then ngayon po, nakasali po ang aming barangay sa Inter-Barangay Vergara Cup po, yung kay Ria Vergara po, then kay Bukal po, nakapasok po ang Quezon District doon. Binanggit mo paliga. Yes, wala naman kayong cover court. Saan ginaganap itong mga palaro na ito? Actually po, dahil wala po kaming court, nahirapan po kami doon, pero ginagawa po namin ng paraan para sa kabataan. Sa NUST po, sa General Tino, nakiki-rent po kami. Yes po. Bakit kailangan mag-rent pa sila? Dahil ando naman sa loob ng inyong barangay ito, bakit kailangan nagbabayad pa ang inyong pamunuan? Hindi lang makipag-ugnayan o sa bagong presidente, hindi ba pwede yun? Actually po, bago na po ata yung president ng NUST, kaya wala pa po kaming update kung paano po yung pagiging usapan po namin. Dapat magkaroon ng agreement dyan na dapat yung barangay, hindi na dapat pinagbabayad dyan. Dapat libre na nga kayo. Dahil nasa loob ng barangay ito. Pwede makipag-ugnayan dyan o si Kapitan o ikaw para huwag na kayo magbayad dyan sa gym na yan. Yes po. Sagutin mo muna si Kuya Pepe. Pero tatry pa rin po namin makipag-usap sa bagong pangulo po ng NUST kung ano po mangyayari. Kamusta naman? Dahil isa, kumbaga, meron kayong independent na kayo, no? Meron ka na rin sariling mga secretary at meron ka na rin treasurer. Kamusta naman? Sino yung mga napili mo? Okay po. Yung SK treasurer ko po, si Angel Carlos. SK treasurer ko po si Angel Carlos and secretary ko po is si Kenneth Capulong. Kakayari lang po nila mag-seminar Feb 23 po sa NUST po. Okay naman po, nagagawa naman po nila yung mga dapat namin pong gawin. Saan kayo nag-office ngayon? Sa ngayon po, wala po. Nakiki-office lang din po kami kila CAP. Oo. Pero may plano doon sa gagawing barangay hall? Meron kayo doon kahit paano? Meron daw po. Isang kwarto. Makiki-office na lang po kami. Oh, okay. So, mayroong additional? Sige po. Tatanong lang natin kung magkano yung 10% share niya from the annual income ng barangay. Magkano? 370,000. Yes po. 3.7 million kasi. Ay 10%, 370. So nangangahulugan lang na yon ay kailangan i-budget ninyo, no? Yes po. So nangangahulugan yung annual budget ng Barangay Quezon District ay na-review na ng Sangguniang Paluson. Opo. So approve na. Yes po. Approve na. Hindi katulad nung iba, kasi ayon sa aming statistika ay ka-40 pa lang out of 89 barangays ang budget ay na-review and approve by the Sangguniang Paluson. Kasi ang kanilang federation ay nangangailangan ng revolving fund na yung annual dues ba na 2,000 yata ang napagkasunduan ninyo, ano, na kailangan kunin doon sa kanilang 10%. Pero hanggat hindi nila na iba-budget yon, so you are now preparing your annual investment plan siguro, ano, yung barangay SK annual investment plan. Yes po.
Yes po. Yes, ano? Yun po yung sa 2% na kukunin po sa amin. At 2% na ngayon, ano? 2%. Hindi lang 2,000, ano? 2% of 370,000 ayon ay pupunta as annual dues. Yes po. Annual due na ibabayad sa federasyon. Okay, para may pondo ang federasyon. Yes, oo, kasi okay. Marami silang binabalak na gusto nating project. I-strengthen kasi ang sangguniang kabataan. Mm-mm. Para naman sila maging partner ng ating pamahalang lungsod sa pagbabago at progreso ng lungsod na ito. Ma'am Samantha, may idea ka kung ilan yung mga kabataan doon sa inyo? Last, yung sa bumoto po sa amin sa kabataan na sa 178 po, yun po yung total vote ko po eh. Kaya maliit lang po yung... Pero ang totoo pong ano, botante po sa ano 300 mahigit po. 300. Pero hindi kumbaga hindi in-exercise yung kanilang karapatang bumoto, yung iba? Or? Yung iba po nasa malayo po, nasa school kaya po. Nakaboto. Okay. Kaya di din po. Yung iba po di din po nakaboto kasi mismong botohan po madami pong hinahanap. Like valid ID po. Hindi po sila nakapagdala kaya hindi na po sila bumalik ulit. Ah, okay. So isa po sa problema ngayon ng mga kabataan, ano, yung pong anxiety na ganyan, yung stress, meron ka rin bang project para naman doon? Kasi physical, meron ka na eh, doon sa sports. Yun sa emotional naman nila, well-being nila. Yes po, mental awareness po. Meron naman po, magkakaroon po kami ng seminar para sa mga kabataan po. Pero sa ngayon po, inuuna lang din po namin yung mas kailangan po. Yan lang po. Okay. So, maraming salamat. Mm. Ilang taong ka na, Samantha? Magta 21 po. Oh, pwede pa palang kung siya magkaroon, maghangad pa ng isa pa. Kasi yung age na nakuha, pwedeng kumandidato, yung 18 to 24. Mm-mm. Ang member nila kasi from 15 years old to 30 years old. Yan ang katipunan ng mga sangguniang kabataan. Opo. So, marami dapat sila eh. Tama naman yung sa'yo, may kita 300. Ang problema, hindi yata na-qualify yung kulang sa yung qualification requirements, hindi naibigay. Kaya, 170 yung kanyang naging boto. Yes po. Okay, isunod po natin. Maraming salamat, SK, no? Po, sunod natin po. Si Maria Janelle. Magandang umaga sa iyo. Magandang umaga din po. Nag-aaral ka pa rin ba? Or graduate na po. Ah, graduate last 2022. Na. Baby phase lang. Ilang taon ka na? 24 po. Oh, pwede pa rin siyang pwede ka pa rin palang SK. Bakit yung pagiging konsihal na ng barangay ang napili mo? Ayoko na po ng SK. Ay, kumbaga galing. Bakit? Parang may problema ka doon sa SK. Medyo sumakit po yung ulo ko last year. Ano ba yung naging problema noong sa mga SK noong hawak? Wala naman pong problema sa kabataan. Kumbaga po, pag nagpapaliga po, ganun. Yun lang naman po. Tas, nag-aaway? Yun po, nagpapunti ka magpatayan. Matindi. Di dapat bibigyan mo ng tip pala si ano, si Samantha. Kayang-kaya po na SK. Oo. Marami naman pong katulong. Ito naman po yung mga kagawad para tulungan. Bakit noon ba wala kang katulong? Si, ano po ang katulong ko po? Ang katuwang ko po, si Konsehala Christine Palun po. Okay. Oh sige. Sa appropriation nito, Director. Sige, okay po. Hindi. Ma-open naman at transparent at accountable naman yung mga opisyalis ang barangay. Kaya hindi masasabit si Kwandon, si kagawad. Kasi isa siya sa signatories eh, pagdating sa yung mga financial transactions, sa voucher. Kaya kung sasabit, ay sabit din siya. Meron kang, humigit ko mo lang na 740,000 na budget para dun sa 20% development fund. Okay sa'yo yun? Okay naman po. Okay. Paano mo dinistribute yun sa mga infra project mo? Sa ano? How much is for this project? Ganun? Sa mga drainage canal po, kadalasan po kasi yun po yung nagiging problema po ng aming barangay. Although binabaha po kasi, lalo na po sa gawi pong Kimson tsaka po sa street po namin sa Sapian Dante. Ngayon po,
Nagpagawa po si Kap ng dun po sa may gawin po namin, pag ganun po kasi ngayon po, pinapalitan po ni Kap ng tosang po yung bilog po. Kasi okay, sa tagal po nun, bumabara na po. Ngayon po, yung mga kanal po, hindi po maka, ano po yung mga tubig po, hindi po po maka labas po ngayon po, si Kap po. Komo maliit lang yung inyong national tax allocation eh. At maliit din yung pondo ng 24% development fund mo, pwede ka namang bilang SK, hindi pala si SK pala yung sinasabi ko. Tama lang yun na yung... gusto kang ibalik si SK. Hindi. Sumakit na nga yung ulo eh. Sumakit na nga yung ulo niya nung SK siya. Siguro baka pwedeng... yung mga priority projects na lang sa barangay ang mapaglaanan mo ng 20% development fund mo kasi medyo maliit ng konti eh. Kung kakasaka doon sa malaking proyekto, hindi makakaya. So, i-prioritize na lang siguro. Parang suggestion lang yon. Hindi. Sa kung kasi, sa paggastos ng 20% development fund, ay talagang inutusan sila na gumawa ng barangay development plan. Kasi without a barangay development plan, yung budget, hindi i-declare na inoperative yun. So, ang dapat makatulong sa paggawa nung, para malaman talaga kung ano ang kinakailangan ng barangay, ay gawing functional yung barangay development council. Yun yung binubuo naman ng mga kagawad yun eh. Yun ang tanong lang, functional ba? At talagang ginagampanan ang kanilang tungkulin. Karamihan kasi sa barangay, yun ang problema. Nung una kasi, karaniwan ko sinasabi, dahil sa tagal na namin ni Paring Ben sa DILG, yung paggawa ng plano ay sometimes under the Bayabas tree. Yun, karaniwan, yun ang dapat baguhin para maging makatotohanan at talagang makita nyo ano ba talaga ang needs and requirements ng inyong mga nasasakupang mamamayan. Yun ang kailangan. Yun ang matagal na naming itinuturo simula pa nung kami maglingkod sa pamahalaan na yung barangay development napaka-importante niyan. Doon makikita kung ano ba talaga yung hinihingi ng tao, kung naipagkakaloob ninyo. Yun ang palagi namin sinasabi. Ewan ko lang, ang komisan ay hindi ko ni. Hindi yata nakikinig komisan yung mga barangay officials. Karamihan na, matagal na yan, matagal ang panahon. Okay. So, may additional ka? Baka meron kang nais i-share? Wala naman po. Wala. Okay. So, maraming salamat. Thank you po. Okay. Sunod natin, si Kagawad. Sige po. Yan, sunod. Good morning po. Kagawad Alfredo Angeles po. Mm-hmm. So, kayo po yun sa disaster? Yes po. Okay. At saka education, tama po? Yes, ma'am. Okay. So, sa education, doon po muna tayo sa education. Ano po yung mga naibibigay nating tulong doon po sa ating mga mag-aaral dyan po sa barangay Quezon District? Una-una po natin naibibigay dyan yung mga school supplies po ng mga bata sa mga daycare po nating estudyante. And then, meron po tayong mga offer ng galing ng TESDA. So, sad to say po, yung iba ayaw nga lang din mag-enroll. Sayang po yung opportunity. Ba't ayaw daw nila mag-enroll? Mayaman sila? Mas priority po nila ang trabaho. Ah, okay. Sige. Ano po yung mga karamihan ng trabaho nila? Kung karaniwan po sa amin yung mga youth natin dyan, mga nag-stop na ng pag-aaral. Mas priority nila yung pagkatrabaho kasi iba, nagkaroon na ng pamilya. Kailangan nilang kumita. Kaya pag inoopera namin sila ng mga ganyang opportunity, natatanggihan nila. Sayang. Opo. Okay. Meron ba kayong scholarship program na sa barangay? Ang KSK po, meron po. Meron kayo sa CSK. Pero yung sangguniang barangay mismo, yung nanggagaling yung pondo, wala kayo nun, kundi sa SK. Yes po. Oh, okay.
So ibig sabihin ang binabudgetan lang po ninyo sa education doon sa barangay ay yung pong mga supplies. School supplies. Okay. Yes po. Ah, okay. So ilan po ang mga estudyante naman po ang nagiging benefits o na bibigyan? Ngayon po meron po tayong 13 na estudyante. Apat po doon babae and then yung siyam po doon isang lalaki. Ano po yan? Nasa anong grade po sila? Daycare po. Mga daycare lang. Daycare po. So yung pong mga nasa high school and college, wala po tayong mga... Ala po tayo nun, ma'am. Oh. Maliit lang kasi yung pondo nila. Sa bagay, oo. Kay meron ka? SK? Education assistant po. Magkano yung ibinibigay ng... Ano po, 1K po. 1K? Yes po. Per, ano, per sem, ganon? Per semester? Paano ba? Ano po, year po. Ah, per year. 1K yes, per po. Year. Ilan yung mga beneficiary mo? 10 po. Ah, 10. Malaki, medyo malaki din, no? 10,000. Oo, 10,000 binibigay yearly. Yes po. Okay. So, oo. Balikan natin si Kagawad, no? Doon naman po, doon sa disaster. Kamusta naman po? May mga gamit po ba tayo? Ayun nga po. Dati po kasi, hindi napatutuunan ng pansin yung disaster. So, ngayon po, naglaan po kami ng budget para magkaroon po tayo ng mga gamit patungkol po dito. Nagkaroon po may ng 180,000 na budget para po mapunan yung mga gamit po na ito, mga kailangan po sa disaster. Ano po yung mga gamit na yon na inyo pong unang bibilhin? Actually po, madami po kaming nakaplano na gamit. Kasi wala po muna talaga kaming gamit pa na ipoprovide. Dahil nga po sa mga nakaraan po, hindi po ito nabigyan ng pansin. Mm-mm. So ngayon po, pinipilit po namin ni CAP na magkaroon kami ng isang team ng disaster na rescue team para po mas maging maganda yung pagpapatak po namin ito. Okay. Wala naman kasing bahado na ilog eh. Malayo sila sa ilog. So kung iniisip natin na magpupundar sila nung rubber boat o anumang ibang may kinalaman sa disaster, eh, hindi siguro para doon yon. Baka sa ibang rescue team, halimbawa, meron ko isang team, isang patrol dyan na pwedeng nagro-robbing yon na may mga kagamitan na ron. Halimbawa, may emergency na nagkaroon ng aksidente, pwede kayo maka-respond. Yes po. Yung sa barangay muna bago yung ating city disaster. Isa kasi po sa pinaghahandaan po namin sa ngayon is yung mga lindol. Kasi prone po kami sa lindol eh. Nandun po ang malalaking building. Oo, tama. Mga establishment po, nandun po ang... Meron kayong evacuation center para doon sa lindol siguro? Meron po. Ayun, oo. That's good. Mm-mm. Okay. So may additional ka po, Konsihal? Okay na po. Ano po. Okay, maraming salamat. Sunod po natin si Konsihal Sales. Kayo po ay sa po. Health. Pag-abad sanis-sanis po, health. Opo, sa health. Alam po ninyo doon, yung pong unahin natin yung sa health, doon meron po kayong mga schools po doon. Nabasa ko po minsan na nakakalungkot, yung pong mga kabataan po natin nalululong na sa e-cigarette, yung vape po. Meron po ba doon sa inyo, doon sa malapit, doon sa mga schools po ninyo doon na nagtitinda ng mga e-cigarettes? Actually ito, marami po talagang nagtitinda doon ng mga sigarilyo. Kaya nga lang po, kamukha nun, hindi rin po namin sila masawata na sa sigarilyo. Eh, ako nga rin po naninigarilyo. Mariyo sila. At least aminado, di ba? Honest siya. Hindi, yung vape ang ano eh, yung vape ang tanong eh. Vape. Yung vape po, kasi alam nyo po, nakakalungkot lang po kasi yung vapes ang sinasabi po ng DOH. Na kaya po nahuhumaling yung mga kabataan natin, may mga iba't ibang flavor po yon. Pero matindi rin po pala. Yung mga vape po, totoo po yun. Kaya nga po, ang sinasabi po ay dapat daw po iatang na sa inyo sa mga barangay, gagawa daw po kayo ng ordinansa. Para po kahit papano ilayo po ninyo ilang yung radius na kasi kuminsan nakakalungkot po na nasa lalabas lang sa gate yung bata, meron ng mga vape station doon. So, opo, meron nga po. Oh, paano po yung plano po ninyo tungkol dito? Gagawa na rin po kami doon ng siguro po, babawalan na po namin na sila ay pag nakita, medyo po sasawatain na sa ganong bisyo kasi po masama po talaga yung vape sa katawan eh. Okay. Ang hukang lang po nun. Ayan at pinatawa kami lahat sa'yo.
Si Sanyo kasi ka-classmate ko ng elementary. Okay, asa na yung pagkain? Namomonitor mo ito yung mga nagtitinda ng mga pagkain dito? Yes, Tito Pep. Kasi sa mga kantin natin, minomonitor po natin yan. Inuhugasan po natin mga kutsara, tinidor. Kinukuha, binabalian po ng mainit na tubig yan para kayo po mismo kalusugan ng ating mga kumakain. Kayo po mismo ang naghuhugas? Hindi po, sa kantin po, minomonitor po namin yung minomonitor lang. Kasi yung mga kutsara po, kumakain po yung mga kumakain. Kailangan po talaga kasi yan, nakalagay po siya sa isang mainit lalagyan. Mainit na tubig. Oo po, saka yung babalian po sila para po ayun. Yung hindi po nakakaroon ng mikrobi yung iba't ibang kumakain. Ay, kumbaga, i-minomonitor po ninyo kung talagang nasanitize po yung mga opo, gamit. Oo, yung mga gamit po. Para dahil napakarami po nga namang kantin doon po sa lugar. Ang binabanggit ni Consel Sani, pinababalian. Hindi yung sila nagbabanli. Akala ko kasi pinababanli. Marami yung pag ako nagbanli na marami pong kantin. Oo, oh, okay. Hindi, ganito kasi yan. Napag-usapan yung vape kanina. Eh, kamembro namin sunog baga si Consiel eh. Yung, ayon sa medical findings, mas masama ang epekto sa kalusugan ng vape. Apo, totoo po. Pero kung nakasi talamak na yung paggamit niyan, so kahit mga minors nagbe-vape na rin. Apo. Yun sana ang talagang pagbawalan. Dahil bata pa eh, nasasanay na agad sa ganung masamang bisyo. Siguro tama yon, ang may kautusan naman ang pamahalaan na gumawa ng kaukulang ordinansa para ma-regulate ba, may ayos yung paggamit niyang vape. Marami kasing mga pamahalaan lokal na ngayon ay kahit sa Baguio, tingnan mo, bawal talaga ron. No? Ang higpit. Ay dito, may mga kasing mga pamahalaan lokal ay kung lang sila, pinababayaan na. Yun siguro ang gumawa tayo kung at dapat magsimula rin sa siguro sa pamahalang lungsod at pati barangay. At kayo naman yung mag-monitor kung ipinatutupad yung mga ganong kautusan. Mm-hmm. Yun ang dapat gawin. Opo. So okay. Yun po naman itong sa garbage naman po natin. Yun sa segregation. May mga boarders po ba tayo doon? Mga boarding house? Mayroon po. Opo. Kamusta naman po? Sumusunod naman po ba yung opo, mga... sumusunod naman po sila sa kwan po, sa mga basura yung nabubulok, di nabubulok po. Kakwan po sila, magkahiwalay po. Ah, okay. So, kasi kumisan... Eh, kamusta naman po yung may lugar din po ba kayo na tinatapunan po ng taga-ibang barangay? Kasi isa po yun sa problema eh, na nalulungkot po yung ibang mga barangay na linis sila ng linis, pero pagdating po ng naumagahan, gabi pala itinapon dun sa kanilang barangay. Dito po dahil sa barangay Quezon District, may ganyan po bang problema o wala naman? Meron pong problema po. Sa amin po, sa Kimson po. Nagtatapon po sila ng gabi. Opo. Yun nga po ang kondo, hindi sila masawata. Kailangan po talaga dyan, pinagsasabihan naman po namin sila, nagbigay na po kami ng mga kwan sa kanila, na pag dumarating na lang po yung basura, tsaka na lang po nila ilabas yung kanilang basura. Tama. Kasi po, nag-aamoy po ng ibang kapitbahay, nagagalit po. Kasi nga po, hindi nakikita yung nagtatapon sa gabi, pag madilim na, tsaka itatapon, madaling araw, ala pa yung basura, nangangoy doon. Yun ang nagiging problema. Kakalat po ng mga pusa yun, aso. Kaya ganun po nangyayari. Wala pong CCTV doon sa lugar na yun na problema yung pagtatapon? Meron naman po. Kaya lang hindi po kasi na talaga. Kasi po, sa ngayon po, patay po yung CCTV. Dahil nga po ginagawa yung parang gayon. Meron po ba konsehal na mga aso doon na nakawawala? Actually po, meron po. Kasi po, may mga ligaw pong aso na kumakalat po sa aming barangay. Nakikibarangay sa inyo. Nakikibarangay, hindi na ano kaya nung aso yun. Marami po. Pagka po nagdangay sa madaling araw, gabi po, makikita yung mga aso, gagala-gala. Napupunta sa Freedom Park, kung saan nagagala. Kasi nadadaan ako sa may gawin na yun. Parang wala akong nakikitang aso sa araw eh. Sa gabi po. Sa gabi lumilitaw. Nagtitipon-tipon, mga kunata. Magkakatropa.
Nag-uusyoso din daw. Yung mga alagang aso. Okay. Pero meron kayong ordinansa tungkol po doon sa ganon, sa ano, mga alagang hayop? At tulad mo, meron po. May ordinansa po kami sa mga ganon. Oh. Eh, ang alam po yung sa amin, hindi po mahuli talaga yung aso. Paano po gagawin namin doon? Mm-hmm. Ang sakit po, makagat. Eh, bawal naman po atang pumatay ng aso. Ay, opo, bawal. Kasi pagka meron kayong huhulihing aso, dapat meron kayong dog compound na doon nyo titipunan yung mga nahuling aso. Eh ngayon, kung ang problema nyo yung panghuli ng aso, eh baka pwedeng patulong kayo doon sa City Vet na paano ba huhulihin yung aso nito? Si Cap, baka may gustong idagdag doon. Sige po, Cap. Ano po yung plano po ninyo tungkol doon? Yeah, usually po kasi talagang problema po namin yung sa aso doon. Meron pong nakakawala. Iba naman po, nakatali, eh nakakawala. So, nagtanong-tanong din po kami. Sabi po, bawal naman din po yung sisiluin lang basta yung aso. Parang sa animal cruelty po. Okay. Hindi rin po basta-basta. Kaya po hindi rin po kami makakilos ng maayos. Wala rin naman po kaming paglalagyan din sa aming barangay. Ayan. I don't know po kung meron pong available sa city po, kung meron po bang kaya ang ano, sa city bet din na wala rin po. Yun po ang problema po talaga ng ano, mm-mm, ng bawat barangay po siguro, Ate Elena. Pero meron na pong na-previsual, halimbawa sa gabi, yung mga kabataan lumabas, nag-jamming sila, may nakagat na ba ng mga asong yon na pag-alagala? Ah, wala naman wala po. Wala naman, okay. Hindi nga po namin alam kung saan nanggagaling yung aso, tro. Minsan po nakikita namin sa CCTV, tropa po talaga. Magkaasama. Nadami. Pero hindi naman po nangangagat. Oh, may asosasyon daw sa inyo. Asosasyon. Mga aso. Asosasyon. Okay. Sige. May additional pa kayo? Meron pa kayong additional na i-share sa amin, Konsehal? Wala na po siguro. Okay na po sa akin. Okay. So maraming salamat po. Sunod po natin si Konsehal doon sa Infra. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Herman Ryan Mercado po, kagawad po ng Quezon District. Mm-mm. Po, bago pa lang po kayo? Yes, sir. Ayan, tulad ito, bago pa lang po kayo. Isa lang po tayo, wag po tayong manginig. Nanginig? Parang ikaw pa ang nanginginig dyan eh, kaysa sa kanya. Ang ano ba komente ni Konti na Impra? Uy, Impra. Konti, ano pa ang mga pagawain nakikita natin dito sa inyong barangay para sa Impra? Eh, meron po ngayong kinakuan po yung kapitan natin sa drainage. Teka, ano po yung kinakuan? Pakilinaw po, ano po yung kinakuan? Pinaproject po. Pinaprocess. Ayun, project. Na sige po. Sa lugar po ng Siempendante po ito, highway. Ano po yung project na yon? Daan po ba? Drainage? Drainage po, ma'am. Drainage. Ito bang na ito, Konti, cementado na po. Hindi, may cemento siya, pero binalagyan mo ulit, pinabago ko, Kap. Yung sa part po na sa Piandante. Mm-mm. Actually po, dun sa reblocking po nun sa Kimson, meron po siyang natira na pwedeng paglagyan po kung ilang parang 100 meters po yata yun. So yun po, tinignan po nung mga inspector po sa engineering and then with DILG probinsya po, eh dun po namin nakita sa May sa Piandante yung mga basag-basag po na simento. Kaya po dun na lang po ipinadagdag po yung sa ano, reblocking. Ayun. Ayan, Konti, napakaganda po ng inyong committee, no? At talaga nakatutok po tayo dito sa mga pagwayan ng barangay. Ano pa po mga nakikita nyo bukod sa inyong sa purok na yun? Yung pong isa pa po, yung sa street light po namin na natapos na po, naikabit na po. Wala na po? Tsaka po yung barangay hall po namin at natapos na po yung pag-demolition. Maganda yung pag nayari yun. Okay na. Doon ba sa gagawing barangay hall, meron bang share ang barangay doon o solo nung nag-donate sa inyo? Eh,
Nandito po yung kapitan po natin na magalang-galang. Oh, sige. Christian Valaria po. Bali, ano po yun? Galing po ang fan po niya, manggagaling po kay Congresswoman Ria Vergara. Doon po ang funding. Ang gusto ko kasi malaman kung meron kayong share doon o solo ni Congressman yung gastusin doon. Solo po. Kasi nga po dahil sa... Napakapalad naman ng Quezon District. Opo. Di ba yung mga... Hindi lang Quezon District, marami ng barangay na talagang pinagkaloob na, ni Kong Ria na magkaroon ng isang talagang presentable na barangay hall. Hindi lang dito sa Cabanatuan, baging sa 3rd District. Dito na lang, Sangitan West, San Bermi Cristi. Ang susunod ay yung Quezon District. Quezon District. Sigurado, mas maganda yun. Nox. Oo. Milyon halaga yan eh. Milyon. Kasi yung sa Sangitan West, milyon yun. Mm-mm. Yung San Bermi Cristi, milyon yun. Mm. Ay, palagay ko yung pati lupa nung binili. Oh. Oh. Ay, yung kanila ipagkakaloob yun ng libre. Ayun. May additional... Oh, sige. Kapitan natin po yung mga... di ba itong likod po nito ay aklatan? Yung mga... Bagatakon po yung mga... Alamat po ng Cabanatuan, mga libro, yung mga naging mayor po, nasa likod po nito. Atan po ito ngayon? Yung mga libro po nito. Yung mga picture... Naitabi po ba ito? Kasi ando lahat ng mga picture actually po, ano, Kuya Pepe, parang 2022 pa po sila wala doon eh. Naghakot na po sila eh. May naiwan lang pong ilang mga gamit doon pero kinuha na bago po isagawa yung demolition. Yung paglipat po nila, hindi ko po alam kung saan po sila nalipat. Ang naiwan lang po doon, Boy Scout. So, yung Boy Scout po, bibigyan po namin ng part dun sa magiging ipapagawang building. Konti lang naman po yan, maliit lang naman po ang kailangan ng Boy Scout. So, bibigyan po namin sila ng part dun sa barangay hall. Katabi yata nyo yung, ano dun eh, yung Department of Health region. Apa. DOH po, tsaka Health Center 5. Health Center 5. So, may additional pa po kayo, Konsehal, sa infra? Wala na po, ma'am. Okay, maraming salamat po. Sunod natin. Sino, meron pa po ba dyan na hindi nakapagsalita? Okay na po sa inyo dyan? O, si Konsehal. Hindi sila. Si Konsehal Romel. Romel, kayo po si Kuya Konsehal Romel. Opo, magandang umaga po. Magandang umaga rin po. Magandang umaga po sa Pamilya Vergara, sa mga nandito, sa araw na ito, at sa aming mga kabarangay, Quezon District. Romel Villar po, Committee on Clean and Green. Yun. Paano po natin magiging nagkakaroon po ng clean? Okay po, dahil nakikita ko palinis. Eh yung green, opo. Saan po ang taniman doon? Eh meron naman po kaming taniman doon sa may bakanting lote. Saan po doon yung bakanting? Doon po sa may tabi ng basurahan. Basurahan? sa pagilid po ng MRF. Ah. Eh binungkal po namin yun at tinanmay namin ng mga gulay. Ah, taniman ng gulay. Mga ilang kwan po ito? Square meter? Meron po bang square meter yun? O ilang bulak lang? Maliit lang po. At, maliit lang. Pero marami rin pong naging naitanim. Naitanim. Eh ngayon po, may tanim pa rin po ba siya? Or? Eh meron pa naman din pong natitira. Mm-mm. Na mga namumungang talong. Talong. Mm-mm. Pwede so, na. Yun naman kasing kamukha ng talong, yung okra at saka yung iba pa. Pwede mo naman itanim yung sasako ng lupa eh. Mm-mm. O na hindi masyadong spacious ang kailangan eh. Tapos pwedeng gamitin mo yung balde. Plastic bottle. Oh, plastic bottle. Eh, isang punong talong sa isang malaking plastic bottle na ganun eh. Mm-hmm. Baka makapagpapakain na isang pamilya yun bago mamatay yung talong. Mm-hmm. Yung tinatawag na urban gardening. So meron po kayong project na ganun para po kahit papaano matulungan natin yung ating mga kababayan na libre na sila sa mga gulay pag magtatanim po sila. Ayun nga po, namumunga na yun. Sila nga po kumuipitas nun, yung mga nagdadaan dun. Parang sinisisi mo pa sila. Hindi lang po, maganda pong servisyo sa mga taga-barangay yun. Yung makinabang man lang sila kahit
Talong, sili. Hindi, kumbaga kasi yun ang nakakalungkot lang po doon. Kayo ang nagpakahirap tapos sila po ang nagbe-benefits, di po ba? Pero, yung po ang, yung pong sila po mismo ang hikayatin na tinamagtanim doon sa mga sirang timba, ganyan. Meron po kayong project doon? Meron po ba kayong ibinibigay ng mga libreng buto? Pwede po namin i-ano yung, kaya lang yung medyo malaboro sa barangay namin yung. Bakit po ay? Eh, karamihan po doon yung mga nagtratrabaho eh. Okay. Maganda rin po. Ang gusto lang po nila, yung dadala ng gulay, ayun, pwede po yun. Yung buka na. Di ba may bakante ron sa tabi ng titinda ng buko? May maluwang doon na. Doon, pwede magtanim doon. Sir, ay mga tanim ako ngayon doon. Yun nga doon, yun nga yun. May mga tanim po tatanim. Kami ron. Oo. Medyo maluwang maganda din pala yun. Magaganda ngayon. May nagtanim ako ng panibagaw, magaganda. Oo. Pinapatabaan po namin, malulusog po ngayon yung mga tanim. Andun yung kanilang material recovery facilities. Apa. Kapuro sa may likod noon, nagtanim po kami. May mga bago pong gulay uli doon. Ayun. Natanim kami. Mm-hmm. Yung pag-clean naman po, kamusta naman po yung paglilinis sa buong barangay? Ay, ito yung Sabado po yon, matik po yon. Na member ng barangay, pangunguna ng aming mahal na po ng barangay. Mm-hmm. Every Saturday, at bukod pa po ron sa may request po na gusto magpalinis, tinutugunan po namin yun. Naks, kahit po hindi araw ng Sabado. Magre-request lang? Na malinisin po. Halimbawa, ako po, halimbawa sa akin po, pakilinis po, magre-request lang ako sa inyo, pupuntahan po ninyo para linisin. Saan po ba yung bahay nyo? Hindi po dun sa... halimbawa po, kung residente ako dun sa Quezon State. Ah, opo, opo. Okay, eh, pwede po, yung sa labas lang. Huwag po yung sa loob ng bakuran. Akala ko pati sa bakuran eh. Trespassing po kami ron eh. Hindi, paano po yung... Meron po ba kayong mga forfeits beneficiary? Eh, di ba katukatulong po yun sa paglilinis? Ay, kasama po yun. Ah, okay. Kasama so, po yung mga forfeits na yun. Ilan po yun yung mga forfeits beneficiary? Hindi ko lang po nga kung kese kung ilang... Ay, kulang 10 piso ro. Ay, 10 piso. 10 piraso po pala. At maganda kasama rin mga toda. Yung toda. Kasama Kuya Pepe, ang mga toda. So, ibig sabihin, mayayaman po sa inyo, 10 lang po palang nakuha sa 4 piece. Medyo po, Juan, yung hindi nakuha ng, yung standard, hindi naabot yung, in-interview po yan. Sa screening. Maraming salamat po. Mayroon pa kayo additional na konsihal? Wala na po. Okay po. Salamat maraming, din po. Maraming salamat po. Kap, balik tayo doon sa nabanggit yung TODA. Ilang pong TODA talaga doon po sa Quezon District? Kasi nakikita natin ang daming mga pila. Ang pilahan po doon nasa 14 po. Oh, 14. Kasama po yung maliit. Pero kung ihiwalay po natin, maaabutin po ng 17 eh. 17. Napakaliit na Quezon District pero 17 yung TODA nakikita natin doon. Kaya lang, so, yung mga maliliit na lang yun. So, pwedeng isama na lang doon sa ibang TODA. Sa bawat TODA po yun, may president sila? Meron po. Meron po mga pangulo yun. Lahat po ba itong mga ito ay residente po ng inyong barangay? Meron po hindi. Bawat po, kanto yata merong TODA. Apo. Eh, yung pong mga todang yun, kasi isa po yun sa nakaringgan ko na kapag nakarating lang po sa akin, yung mga butaw daw sa mga toda, hindi naman po sinabi kung saang barangay, pero yun daw po ang problema. Ibig sabihin po ba ito yung mga butaw na ito doon sa mga bawat toda? Alam po ba ito ng kapitan? Or sila-sila lang mismo ang nag-organize noon at walang kinalaman yung barangay? Sa amin pong barangay, simula po nung pamumuno po ni Kapitana Grace Dato. Tinanggal na po namin yung butaw sa barangay. Mm-mm. Ngayon po, kung sila po mismo sa pilahan nila, gusto nila magbutaw para yun po yung pondo nila, mm-mm, sila na po bahala dun. Hindi po pinapakialaman ng barangay yan. Eh, paano pag, tanongin ko, maraming salamat po ka. Papa. Paano pag ganitong may problema, saan po dapat dudulog yung mga miyembro po ng TODA? Dahil sabi po ni Cap, hindi na raw pala yun pinakikialaman ng mga barangay. Director Ruben, ano po yung dapat na tulong natin doon sa mga TODA? Sa totoo lang, yung franchising at operasyon ng tricycle for hire ay inilipat na sa kuan sa pamahalang lokal. So yung legalization division, yun ang talaga nagsusupervise. Yun ni nasa opisina ni Pari Miko sa kuan, Community Affairs Office. Yun ang pag may reklamo, lalo na sa pamasahe,
ay doon ipinaabot at ginagawa naman ng paraan kung paano ma-resolve. Kasi marami ng reklamo na nakaabot sa yung 8888 na inaaksyonan ng tanggapan ng community affairs. Marami pang balak. Pero sa ngayon, hindi ko pa nais i-comba. I-bulgar. Secret muna. Okay. Sa banda-banda riyan, ay kami ay gumagawa ng Tricycle Management Code of Cabanatuan City para isaayos yung franchising and operations ng Tricycle for Hire dito sa lungsod. Kasama na rin yung mga tricycle for private use, yung mga kulong-kulong, yung mga e-trike, e-bike, lahat na. Pati yung mga yung ginagamit pa sa pagninegosyo. Kailangan ma-regulate yan dahil ginagamit nila yung road networks ng lungsod at ng barangay. Sa banda-banda rin may sasaayos din yan para ba maging kapakipakinabang sa mga mananakay at sa mga naghahanap buhay sa sektor ng tatlong gulong. Darating ang panahon, may isasaayos din yan. So, okay. Hindi lang magagawa ng madalian. Okay. So maraming salamat po at maraming salamat sa pamunuan po ng Barangay Quezon District Cup. Minsay na lamang po sa inyo pong nasasakupan, nasa inyo po yung pagkakataon. Una po, maraming salamat sa akin pong mga taga-barangay. Binabati ko po kayo. Magkakaroon na po tayong barangay hall. At saka po yung mga manonood po natin sa DWJJ, mga magandang umaga po. Sa akin pong very supportive na asawa, ang atin pong mga worker, tanod, magandang umaga po sa inyo. Salamat po. Maraming salamat din po. Isila po yung namumuno dito po sa Barangay Quezon District sa pamunuan nga po ni Kapitan Christian Valaria. Sa atin na pong extra. Ako'y kumbaga sa kwani doon sa sinabi ni Kapitan Christian na nagpapasalamat sa kanyang asawa. For every man success, there is always a woman. Kaya dapat lang. Parehas lang tayo ka. Eh, hindi mo naman pinasal. Hindi ka nag-iisa. Ganun sana. Okay, maraming salamat po. At nanonood nga pala si Kapitan Mayra Kapimpin. Ganun din si Cap Michael, nanonood po silang kasalukuyan yun. At katatapos lang po ng Binyagang Barangay at saka yung Kasalang Barangay dyan po sa Mabini Extension. Siguro i-guest na rin natin si Cap Maicon, malapit na rin, ano? Dahil napakarami pong activity o ginaganap pong mga proyekto ang natabing barangay ng Mabini Extension. Back to you, Elena. Nagpaalam ka na? Okay na yon? Okay. Okay. Isi, nagpaalam na rin po kayo, Director? Ako'y magpapaalam na kay Kuya Pepe at sa iyo. Ano? Dahil baka wala. Kinabahan naman ako noon, baka akala ko kung saan nga ka na mapupunta. Okay. O, si Director Bien. Maraming salamat po sa mga minamahal naming piling panoorin sa umagang ito. Ang pamunuan po ng Barangay Quezon District sa pamunuan po ng kanilang masipag at batang-batang kapitan, Kapitan Christian Valaria. So, sa mga mahal namin mga taga-subaybin ng palatuntunan ng itong Hataw Cabanatuan, maraming salamat po. Hanggang bukas na muli, mabuhay po tayong lahat. Sa ngalan po ng ating mga nakasama, salamat muna sa mga nanood po ngayon, si Kapitan Mike Onsikat Kapinpin. At ganoon din po, happy birthday nga pala ngayon sa ating Radyo Patrol number 27, si Fire Officer 1 JV Valdez. Happy birthday sa iyo. Ganoon din kay Julio Cesar Lucas Basqual at kay Ace Dulie. Sa ngalan po ni Ace Dulie, sa technical side, at ganoon din po ni Kuya Mar Santo sa radio at si Kuya Jojo Vega. Ako naman po si Elena Garlitos Quijano, marami pong salamat. Hanggang bukas, dito pa rin po sa
ating programang Hataw Cabanatuan.